June 29, 2016, sumulat ang PNP Anti-Illegal Drugs Group sa HEPE noon ng PNP Custodial Center para humingi ng isang activity report. Sa pagdalaw ng nooy kalihim ng DOJ at ngayon Senator Leila De Lima kay Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino na nakapiit noon. Sa sagot ng PNP Headquarters Support Service, nakatanggap sila ng isang text mula sa aide ng nooy PNP Chief Ricardo Marquez na inaaprubahan ng pagbisita ni De Lima kay Marcelino. Kinumpirma nila ang pagdalaw ni De Lima noong March 27. Kung anong dahilan ng pagbisita at pinag-usapan ni De Lima at Marcelino, ito ang nais alamin ng PNP. We'll conduct further investigation so that will be very objective and we'll be able to give the general public the real score of what happened to Colonel Marcelino and Secretary De Lima. January 21, ang mahuli ng PDEA at PNP AIDG, sina Marcelino at isang Chinese sa Celadon Townhouse sa Santa Cruz, Maynila. Mahigit 70 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 380 million pesos ang nakuha. Nagsagawa ng preliminary investigation sa DOJ at ibinasura ang reklamo noong Hunyo dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pero ngayon, binaliktad na ng DOJ ang naunang desisyon. Yung madismiss ang ganong klaseng kaso, magdududa ka. Diba? Magdududa ka. Pero hindi ako magapagsabi kung sino ang kanyang backer or sino ang may influence over him. Ayon naman kay De Lima, idinadawit na rin ng mga kalaban niya mga taong nakatrabaho niya noon. They have been accessing certain personalities. Yung mga alam nila na dati kong mga nakakatrabaho. Sa mga text message mula kay Marcelino na ipinarating daw kay De Lima noong July at September, sinabing pinipressure itong mag-testify laban sa mambabatas. Di ko pa din mapuntahan si Senator LD, obviously referring to me, Leila De Lima, LD, kasi ginagawan kami ng mga fabricated stories. Rest assured na hindi ako pagagamit sa kanila mista. Not only because I really appreciated and forever indebted sa inyo ni ma'am, but because the people deserve no less than the truth and justice. Please tell Senator L to keep faith and be strong. Anumang oras naman ay maaaring maglabas na ng warrant of arrest ang korte laban kay Marcelino. Maan Makapagal, ABS-CBN News.